guys! Ayun, finally, we are fully vaccinated. Ang tagal, ano? After ng vaccination namin, and after kong nag-post sa Facebook about our vaccination, maraming nag-message sa akin asking what made me finally decide to be vaccinated, me and my family. Actually, ang initial impression ko talaga about COVID-19 vaccine was not that good. Una, I didn't find it necessary kasi nasa isip ko, lilipas din to. Hindi ko naman inaasahan na tatagal this long yung pandemic. In my thinking, sa ngayon habang may virus, we just have to be very careful. Stay at home as much as you can. Pag hindi naman necessary, huwag lumabas. Tapos pag lumabas, be very, very careful. Observe health and safety protocol, proper social distancing, at saka avoid touching things. Tapos always sanitize your hands or wash your hands and sanitize. So yun lang, ganun lang kasimple nung time na yun para sa akin yung COVID. Pangalawa, at that point, parang everything was experimental. Gumawa ng vaccine, tapos tinry, tapos may mga adverse reactions, tapos si another brand, ginawa na naman, tinry, mas maganda yung efficacy rate, tapos may mga adverse reactions. So parang hindi pa tapos or hindi pa ongoing pa lang yung studies. Iniisip ko, I cannot afford to submit myself and my family into something na hindi tayo sure kung safe at saka kung talagang beneficial. So, may mga claims ng adverse reactions after being vaccinated. May mga namatay at sinasabi na dahil yun sa vaccine. So, parang nakakatakot. So, lahat naman, ganun ang itiisip, nakakatakot. If we can wait for further studies, ba't kailangan natin magmadali? Diba? So, yun. Another reason kung bakit hesitant ako to get vaccinated, kasi nga, there was no known case study yet on the effect of the COVID-19 vaccine sa persons living with cancer or mga cancer survivors. So, my thinking was that I fought hard to survive this battle, to survive breast cancer. I cannot die dahil sa COVID. Yeah, it was found out na persons with comorbidities are vulnerable to COVID-19. Even doctors died because of complications. Kasi meron silang mga comorbidities, may mga heart problems, diabetes, hypertension, renal problems, kung ano-ano pang mga serious na medical conditions ng mga tao. Yes, I am a cancer survivor or a person living with cancer. And I had a slight heart failure dahil sa effect ng treatment ng breast cancer ko. But I was okay. Iniisip ko, okay lang naman ako. So, again, in my thinking, I won't get the virus unless hindi ako maingat. Sa office nila husband, actually, nagpapalista na sila ng mga interested to get the vaccine at a lower cost. Sabi ko kay husband, yan mo na lang muna sila. Huwag muna. Kasi una sa lahat, ay bayad. Eh, ang pagkakaalam ko, it will be free for everyone. Lalo na sila government employees. So, alam mo na, undergoing pa ako ng treatment ko, maraming gastos, tapos ito pa, additional gasto na magbabayad kami for the three of us ng vaccine. So, sabi ko, wag muna. Tapos yun, tumagal yung pandemic. Tapos maraming mga namatay. Magugulat ka na lang si ganito na napaka-healthy naman namatay dahil sa COVID. Bigla mo na lang mabalitaan si ganyan namatay. Iisipin mo pa agad, bakit tag COVID? And then, number of times, COVID-19 challenged our family. Una, in January 2021, yung sister ko, yung husband niya, at saka yung daughter nila, nag-positive. Yung husband niya,
and critical actually. Hindi naman siya na-intubate, pero almost there. Nakasurvive naman. Awa ng Diyos. Alam mo yung fear na pag-actual pala, na pag sa family mo nangyari, dun mo ma-realize yung bigat ng COVID-19. Pangalawa, a number of times akong na ER, and most of those times, meron akong fever. So, una, na-ER ako kasi nadulas ako sa banyo. Pagdating sa ER, may fever ako. Yung pala nagkataon, meron akong UTI. Tapos yung isang beses din na ER ako, nagkaroon ako ng disorientation. Nirasok sa ER kasi iniisip namin baka brain metastasis ng cancer ko, kaya baka nasustroke ako. So, yun nga, na-diagnose ako na nagkaroon ako ng heat exhaustion. Papunta na sa heat stroke. So, isa sa mga signs nun, fever. So, yun, na-fever na naman ako. SOP sa mga ER ng hospitals na kapag may fever ka, dadaling ka sa COVID ward o COVID ER. So, yun, how many times na na-expose ako, at saka ang sister ko kasi siya yung sumasama sa akin, na-expose kami sa patients with COVID. So, yun. Another thing, yung mga family bondings na nagpapatibay sa atin, sa amin ng mga siblings ko, ng mga kids nila and our parents, hindi na ganun kadalas. Nagagawa naman ang paraan pag may mga special occasions, pero laging may fear. Yun yung mga nangyari lately na nagpaisip sa akin, kailangan ko na yatang mag-desisyon, mamili kung anong vaccine yung para sa amin, at magpabakuna na. So, looking at a wider horizon, indeed, new normal needs us to be protected. Otherwise, hindi ka makakalapas ng bahay mo freely. In time, naisip ko, vaccination card will be our access ID or our gate pass to restaurants, malls, hotels, and resorts. Tapos, another thing, traveling to other regions will be a hassle due to COVID clearances. Baka dumating yung time na hindi tayo makakabiyahe pag wala tayong bakuna or wala tayong vaccination card. So it looks like in the near future, you cannot travel also to other countries unless you are vaccinated. Kaya finally, dahil sa mga pangyayari at dahil sa sitwasyon na hindi na umaayos, we considered vaccination. So, anong vaccine? Siyempre, nagtanong-tanong ako. Aside from readings, nagtanong-tanong ako dun sa mga actual talaga na nabakunahan na. And my friends, and my classmates, my mga relatives na abroad, ang bakuna nila, Pfizer. So, some of them, mga few months na nabakunahan, and they're okay. So, nag-decide kami to wait and get Pfizer. Medyo mahaba-habang antay yun kasi wala pang available na Pfizer. So, nung dumating yung Pfizer dito sa Marikina, 7,000 katao na nakaschedule for Pfizer ang sabay-sabay na binakunahan in one day. So, isa ako doon, isa kami doon sa 7,000 katao na yun. Imagine kung gaano ka hirap yung pinagdaanan namin just to get Pfizer, pero it's all worth it. Papasalamat kami kay Mayor Marcy na binibigyan ng chance yung mga tao ng Marikina para mamili kung anong brand ng vaccine yung kukunin namin or yung ipapabakuna namin. Yung first dose namin was last June 17. Prior to that, kumuha ako ng clearance from my oncologist at saka my cardiologist na pwede akong magpabakuna kasi nga na-fall ako sa A3 person with comorbidity. So, kailangan ng medical clearance bago ako bakunahan. So, yun, mga 4 oras kasi scheduled na kami for vaccination 1 o'clock. Nabakunahan kami mga 4:30, ganun. So, ganun ka
tagal yung inantay namin. Sobrang habang pila, sobrang daming tao. First dose, reaction ng first dose namin with my husband, wala siyang nararamdaman kundi konting pain lang sa braso. Si Blythe, my daughter, ganun din, pain na halos pareho kami ng level of pain. Nung after, so mga 5 hours, hindi namin maangat yung kamay namin kasi sobrang sakit. Tapos ako, after 4 days, nagkaroon ako ng sipon. In 2 years since I got diagnosed of breast cancer, never akong sinipon, never akong tinrangkaso. So, yun. Isa ako dun sa mga nabakunahan na nagkaroon ng flu-like symptoms. Sinipon ako, sumakit ang ulo ko, tas feverish. It lasted mga 4 days na dire-diretsyong grabe yung sipon ko. Buti naman hindi ako inubo. Sipon lang, tapos body pains kasi hindi ako sigurado kung meron ako kasi talagang nagkakaroon ako ng muscle and bone pains dahil sa treatment ko ng cancer. So, si husband tsaka si Blythe wala na. Second dose was done after 2 weeks. Si husband ganun pa rin, konting pain lang dun sa may injection site. Ako, sa second dose, ganun ulit. Pareho kami ni Blythe na masakit pa rin iangat yung kamay. One day lang naman yun. Tapos ako, wala na akong flu-like symptoms as a reaction. Si Blythe ang nagkaroon. Naglagnat siya ng very, very mild lang. Tapos, fatigue. Sobrang fatigue daw. Tsaka, para siyang may trangkaso. So yun, yun lang naman yung naging reaction sa amin nung vaccine. Guys, gusto ko i-share sa inyo ang pinaka magandang bagay, pinaka magandang nangyari dahil sa vaccination. Unfortunately kasi, hindi namin alam kung paano mother ko tsaka father ko, si mamang tsaka si papang, nag-positive sila guys sa COVID. Si mamang, nakapag 2 doses na siya ng Sinovac. Si papang, naka-isa lang siya kasi nung supposedly time na second dose nila, sumama na yung pakiramdam ni papang. So, para safe, hindi na muna namin pinabakunahan. Inubo kasi siya. So, parang akala namin yung usual niya lang na allergy. Pero, almost a month na ganun pa rin ang ubo niya. Inisip ko, baka nagkaroon ng pneumonia or whatever. Basta sabi ko, pa-check up natin. So, hindi naman namin iniisip na COVID yun. Pero yun nga, nung pinatest ng doktor, nag-positive siya sa COVID. So, habang naka-isolate si Papa, nag-decide kasi kami na mag-home treatment lang kasi ayaw niya mag-hospital. So, habang naka-isolate siya sa bahay, pina-swab test na rin namin si Mamang. Ayun, unfortunately again, positive din si Mamang. Pareho sila guys, may mga comorbidity. Si Mamang heart problem and hypertension. Si Papang diabetes. Tapos hypertension din. Tsaka heart, meron siya ischemic heart disease. So, very, very delikado talaga sila. Pero good thing guys, kasi si Papang nagka-pneumonia siya. Pero hindi talaga naging critical. Naagapan naman ng antibiotics kasi hindi lumala. Tapos, during isolation, tumaas din yung sugar niya pero hindi rin sumama yung pakiramdam niya. Hindi masyadong sumama pakiramdam niya. So, yun guys, ay dahil nakapag-first dose siya. So, kahit papano, protected pa rin siya ng vaccine. Si Mamang naman, fully vaccinated. So, up until now, naka-quarantine si Mamang pero hindi nga rin lumala yung condition niya. Dahil nga fully vaccinated. Tapos, in our end naman, kasi nung mga time na masama yung pakiramdam ng 2 olds, lagi namin binibisita. Tapos, since confident naman kami na maingat kaming lahat, pag nandun ako sa kanila, hindi na ako nagmamask. So, yun, ilang araw din yun, na masama na yung pakiramdam nila, na binibisita ko sila kasi iniisip ko parang
nabuburyong lang yung dalawang matanda, so kailangan kong bisitahin. Yung pala, positive na pala silang dalawa ng mga time na yun. Tinan mo, walang naging effect sa amin. Baka rin, dala-dala namin yung virus, pero hindi kami tinablan. Kasi, fully vaccinated kaming tatlo. Hindi kami nagpa-swab test na kasi wala naman kaming signs and symptoms. So, yun guys. Kaya talagang, at this point, I really suggest na magpabakuna tayo. Huwag tayo matakot. Kasi mas mabigat ang timbang ng protection na makukuha natin sa COVID vaccine kaysa sa yung kinakatakutan natin na side effects or mga adverse reactions na wala pa naman, na hindi pa naman nangyayari. Or, yun yung sinasabi nila. Timbangin natin kung ano yung magandang ibibigay sa atin if we are vaccinated kaysa sa dun sa fear natin na iilan lang naman na cases na nangyari. So, yun guys. I hope yung pag-share ko ng story namin makapag-inspire sa inyo para magpabakuna sa dun sa mga hindi pa nagpapabakuna up until now. At saka para yung pag-aalinlangan nyo, medyo i-consider nyo na after nyo mapanood tong story ng vaccination namin. Maraming salamat guys, and keep safe always.